Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kyle. 36 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2008 dito sa aming lugar sa Tanhay. Nag-aaral ako noon sa isa sa mga universidad ng Tanhay at marami-rami na ding naririnig na kwento tungkol sa mga aswang. Mahirap ipaliwanag, pero kung ako ang tatanungin, ay naniniwala ako sa kanila. Naniniwala ako sa kabila ng katotohanang hindi ko pa nakikita kailanman ang mga anyo nila. Akala ko nga hanggang kwento na lang ang lahat ng aking naririnig. Hindi ko inakala na habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaklase, ay may isang tunay na aswang pala kaming nakakasalumuha sa araw-araw. Siya ay si Aling Sesa, ang tendera sa karinderya na nasa tapat ng aming pinapasukang universidad. Hindi palang iti si Aling Sesa. Tahimik ito at palaging seryoso. Ayaw na ayaw din ito ang tinititigan siya. Pansin ko naman kapag ginagawa namin iyon, nagmumukha siyang balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilikot at animo, hindi nagiging komportable. Tila ba hindi niya gusto ang palagi siyang tinititigan. Ayon sa iba kong mga kaklase, ang aswang ay ayaw na tinitignan sa mata. Naiirita raw sila at nagkakaroon ng pagkakataong manakmal kapag nagalit. Kaya naman kapag nagpupunta ako sa kanyang karinderya ay iniiwasan ko ang gawin iyon. Karamihan sa mga estudyanteng walang alam ay kumakain sa kanyang mga lutong ulam. Pero ako ay hindi na makampante. Palagi na akong nagbabaon ng sarili kong pagkain. Ang langis na ipinamana sa akin ni Lolo ay palaging kumukulo kapag napapalapit ako sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko nang ipagkalat sa lahat na tunay ngang isang aswang ang matanda, pero hindi ko naman magawa. Kaya nagkaroon ako ng ideya na baka pwede akong magsiyasat sa lahat ng kanyang mga kilos. Kaya naman, isang araw ay natuwa ako ng magkataong wala kaming pasok. Nagrerenta ako ng silid sa isang paupahan na malapit lang din sa pinapasukan kong eskwelahan. Madaling araw pa lang ay bihis na ako. Handa na akong sundan si Aling Sisa dahil sabi ng aking kaibigan ay namimili raw ito sa palengke tuwing madaling araw. Kahit natatakot ay walang pag-aalinlangan na sinundan ko siya. Napansin kong kahit malayo ang palengke ay hindi siya pumapara ng tricycle. Hindi ko din maiwasang kilibutan dahil mukhang hindi siya nakikita ng mga ito at ng iba pang mga taong paroot parito sa kalsada. Marami na ang mga tao kahit alas 4 pa lamang. Ang iba ay namamalengke samantalang maagang namamasada ang iba. Kabisado ko na ang lugar kung nasaan ang palengke. Kaya hindi ko lubusang maintindihan kung bakit lumiko siya sa ibang kalsada at doon siya tumaan. Ito ay isang sangang daan na maaaring magpalayo sa amin sa palengke. Kaya naman, pinagsikapan ko ang maging maingat at huwag magpapahalata na sinusundan ko siya. Alam kong may iba siyang pupuntahan. Kaya naman kabado akong sumunod.
Nakarating kami sa isang tabing dagat at may iilan na ding tao doon. Naliligo at nagde-display ng mga paninda. Ang iba naman ay nagsipaghanda na sa pagpasok sa kani-kanilang trabaho. At hindi yata napansin ang matanda na mas bumibilis ang lakad papunta sa kanyang pupuntahan. Kinakabahang napalunok ako at saglit na nagpahinga. Tila hindi ako naging komportable dahil nandalamig ang aking mga kamay sa kabila ng pagtagaktak ng aking malapot na pawis. Unti-unting namuo ang tensyon sa aking buong pagkatao. Mukhang alam yata ng mga tao ang tunay na katauhan ni Aling Sesa. Dahil binabati pa din ito ng mga tao roon. Nanginginig na sinundan ko siya hanggang sa makarating na naman kami sa malawak na taniman ng niyog. Sa di kalayuan, may nakita akong isang kamalig na may iilang lalaki ang abala at tila ba may mga bahid ng dugo ang mga damit. Naisip ko na baka katayan ang naroroon at mas mura ang bentahan ng karne. Kaya sa nasabing lugar, pinipiling bumili ni Aling Sesa. Walang imik ko pa din siyang sinundan hanggang sa makarating kami sa kamalig. Tumuloy ang matanda sa loob, samantalang lumibot naman ako sa loob. Tahimik at walang tao doon, kaya naisip kong walang mapapagawi sa lugar na iyon. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga malalapad na dingding at sumilip sa naroong butas. Mukhang may mga tao sa loob maliban kay Aling Sesa. Rinig na rinig ko kasi ang mga ingay na nagtatawanan at nag-uusap. Nakita ko na abala sa pagpili ng mga karne ang matanda. Akala ko, iyon lang ang aking makikita. Ngunit hindi ko mapigilang masindak nang makitang may iilang patay na tao silang sinasabit at siyang kinakatay isa-isa. Gimbal na napaatras ako saka napaduwal na yumuko sa lupa. Tila nais bumaliktad ang aking sikmura sa nasaksihan. Tao. Tao ang kanilang kinakatay sa loob ng katayan. Papaano ito napapanatili ng mga tao? Gayong may mga pulis at sundalo sa kahit saang sulok ng tanhay. Nahihibang na ba ang mga tao rito? Nababaliw. O higit sa lahat ay baka binayaran ang mga alagad ng batas upang huwag mahuli ang mga taong gumagawa ng malahayop na krimen. Sa totoo lang ay natakot ako sa nakita. Ilan sa aking natagpo ang nakasabit ay mga estudyante dahil suot pa ng mga ito ang kanilang uniforme at mukhang ilang linggo nang nawawala. Walang kaalam-alam ang mga kapamilya ng biktima na ang kanilang anak ay patay na at nakasabit pa sa isa sa mga tagong lugar sa katayan. Naalerto ako nang marinig ang boses ni Aling Sesa. Pinapili niya ang matador ng presko at batang karne. Maraming ipinakita sa kanyang lalaki at sinabing may discount pa siya kapag kinuha ito ng buo. Kaagad na tumango ang matanda, sabay sabing kukunin nga niya ng buo ang katawan ng isang napakagandang biktima. Pero kailangan niya raw itong ipatadtad para magluluto na lang siya pagkarating niya sa karinderya. Pakiwari ko ay nais lumipad ng aking kaluluwa para magtago kahit saan. Tila ako mawawala sa wisyo habang pinakikinggan ang usapan nila. Halos mawalan ako ng lakas dahilan para mapasalampak ako ng upo sa likod ng kanilang kamalig. Nang lumingon ako sa paligid, tila ba mahihimatay ako sa iilang putol na daliri at mga durog na laman ng tao na nagkalat sa mismong kinauupuan ko. Kahit walang ingay ay nagawa kong tumayo doon at kumaripas ng takbo. Kahit nahirapan akong huminga,
dahil sa hingal. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda kapag nagtagal pa ako doon. Hindi ko namalayan na nakauwi na pala ako sa boarding house. Pagkasarado ng pinto ng aking silid ay napahagulgol ako ng iyak. Takot na takot ako, sa totoo lang. Ngayon lang ako nakakita ng mga bagay na nakakahindik na itsura. Hindi ko akalaing may mga tao pa pala talagang halang ang mga kaluluwa sa apoy ng impyerno. At hindi man lang natatakot sa kanilang ginagawa. Nagkaroon ako ng konklusyon na hindi tao ang mga matador sa loob ng kamalig. Kung hindi, sila ay mga grupo din ng aswang na kumakain at nambibiktima ng mga tao. Kagaya ni Aling Sesa. Nang may masmasan ako sa kakaiyak ay nagpasya akong maglakad-lakad sa labas. Ang karinderya ni Aling Sesa ay mas maraming tao at hindi naman iyon nagbabago. Mabili ang kanyang mga tindang ulam dahil masarap raw ang timplada ng mga ito. Nais ko namang mahilo nang maisip ang tungkol doon. Tao. Alam kong tao ang pangunahing sangkap ng kanyang mga ulam. Bakit hindi ito napapansin ng mga tao? Aswang ba ang lahat ng mga narito? Sa kakalakad ko ay nakasalubong ko ang aking kaklase na si Aime. Masinsinan ko siyang kinakausap tungkol kay Aling Sesa. Alam niya raw ang tungkol doon pero hindi na siya nagsasalita. Malakas ang kapit ni Aling Sesa sa politiko. Kaya kahit kaisa ay hindi na iireklamo ang kanyang karinderya. Hindi na raw nakakapagtaka ang magkaroon ng karinderyang ganoon sa buong Tanhay. Dahil ang nasabing lugar ay pinamumugaran din ng mga aswang. Ang kailangan lang naming gawin ay manahimik at pilit na kalimutan ang kuryosidad na nasa aming mga utak. Noon daw ay may estudyanteng anak mayaman ang nagreklamo sa pagkaing binili nito sa karinderya. Wala pang mga mamahaling restaurant sa lugar kaya nagtiyaga ang estudyante doon. Sa kalagitnaan ng manon ng kanyang pagkain ay napasigaw ito nang makakita ng daliring may kulay pa ang kuko at may kalyo sa kanyang ulam. Nagwala ang estudyante at inireklamo si Aling Sesa. Pinagkasundong magkikita ang dalawa pero pagkalipas ng dalawang araw, ang estudyante na ang kanyang ginawang pangunahing putahe sa loob ng kanyang karinderya. Siya ang kinatay ng matanda para ibenta din sa mga tao. Mas lalong sumakit ang aking ulo. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ko maipapatigil ang operasyon ng karinderya ng matanda. Hindi pwedeng basta na lang siya pumatay ng inosenteng tao. Magalang akong nagpaalam ng gabing iyon na uuwi muna sa aming tahanan. Kinausap ko ang aking papa at sinabi ang problema. Siya man ay hindi gusto ang ginagawa ni Aling Sesa. Kaya ang sabi niya ay tutulungan niya ako na malaman ng lahat ng tao ang kanyang itinatagong baho. Iilan lang daw kasi ang nakakaalam, samantalang ang lahat ng suki ni Aling Sesa na pabalik-balik doon ay hindi alam na sila pala ay nahipnotismo lang ng kapangyarihan ng aswang. Kaagad naming pinuntahan si Aling Toyang para isangguni ang aming problema. Aniya, simple lamang ang solusyon para mabuking si Aling Sesa sa lahat ng mga tao. Ang ginagawa niya kasi ay nahihipnotismo niya ang mga customer dahil sa timplada ng pagkain ito. Pero kung pipigyan ng kalamansi ang lahat ng kanilang pagkain, lilitaw ang lahat ng mga tunay nitong anyo. Mandidiri ang mga tao at magrereklamo, kasabay ang pagkakagulo hanggang sa malaman na nilang minamaniobra ni Aling Sesa ang lahat ng mga pagkain sa loob ng kanyang karinderya para maganang kumain ang mga customer.
Nag-isip kami ni Papa ng magandang paraan kung paano ito gagawin. Kaya naman, nang may maalala kaming isang magandang ideya, ay nagkasundo kami ni Papa na gagawin kaagad iyon. Nag-apply ako bilang servidor sa karinderya ni Aling Cesa kasama si Aime. Samantalang si Papa naman ang matador sa kamalig kung saan kinakatay ang mga tao, doon siya nakatuka. Lahat ng mga taong may kakaibang kilos ay minamatsyagan niya. Hindi ko maiwasang kabahan, pero kailangang mahinto na ang ginagawa ni Aling Cesa. Magkatulong kami ng aking ama para magbiga ng napakaraming kalamansi. Sinisiguro naming bawat customer ay magagamit iyon mamaya kapag may kakain na. Inihalo namin ito sa patis at suka, tsaka isa-isang isinilbi sa mesa. Pagkatapos ay nagbukod ako ng mga bawang at piniga isa-isa. Inihalo sa kalamansi at inilagay sa aking sekretong lalagyan. Gagamitin ko ito mamaya kapag kinakailangan na. Nang magsimula ng magpapasok ng mga customer si na Aling Cesa, ay naging alerto na ako sa lahat ng aking gagawin. Kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang aking loob para mailigtas ang mga taong inosenteng kumakain ng kapwa-tao. Nasa kaligitnaan na kami sa pagsisilbi ng may sumigaw na customer. Nagwala ito nang makitang tainga ng tao ang nasa kanyang plato at napapalagira ng sarsa. Nagsisukahan ang lahat, lalo na yung mga nakagamit ng patis at suka na may lihim na katas ng kalamansi. Nagkagulo ang lahat, maging si Aling Cesa at hindi malaman ang gagawin. Biglang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin, tsaka walang babalang sinugod ako. Bago pa man niya ako masakmal ay, ibinuhos ko sa kanya ang pinaghalong katas ng kalamansi, langis at dinikdik na bawang. Nagsisisigaw si Aling Cesa na animoy na hapdian, tsaka dahan-dahang nagbago ang kulay ng kanyang balat. Doon nagtakbuhan ang mga tao at kanya-kanyang alis na animo, nakakita ng isang halimaw. Ako naman ay inilabas ang punyan at walang habas na isinaksak sa kanyang dibdib, kaya nataranta na din ang kanyang mga kasamahan. Ipinagsigawan ko sa lahat ng aswang si Aling Cesa at laman ng tao ang ipinapakain niya sa aming lahat. Nakarating ang balitang iyon sa kinauukulan, kaya hinuli ang matanda at dinala sa isang espesyal na kulungan kung saan mahihirapan siyang makatakas. Lahat ng nagnanais matulad sa kanya o dumepensa sa matanda ay ikukulong din. Kaya naman, natakot ang kanyang mga utusan at nagsipagtanggihan sila na sila man ay mga aswang. Ayon sa kanila, natatakot lamang daw sila dahil ayaw nilang magaya sa mga taong kinatay din ng matanda para manahimik at huwag nang maikalat pa ang kanyang sekreto. Ipinasara ng kinauukulan ang kanyang karinderya. Magmula noon ay wala na kaming nabalitaan pa patungkol sa matandang aswang. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Kael ng Tanhay.